ako bilang isang kasapi sa CARD, 1997 ako nung sumali sa CARD. Walang-wala po kami noon. Talagang as in wala. Magtatrabaho lang ang aking asawa, katulong ako. Dumating sa buhay namin ang CARD 1997. Noon po ako nagsimulang natuto kung paano kumita ng pera. Kasi po, ang first loan ko, 2,000. At inisip ko po kung paano ko palalakhin yung 2,000 na yun. Namili po ako ng bote. Natuto akong magluto ng mga kakanin para lang may panghulog ako. Parang namulat po ako na may tungkulin ako linggo-linggo na nagtinda ako ng mga kakanin. Lako ko po sa bahay-bahay. At ang akin naman pong asawa, patuloy siyang taraskuhan ng aking kapatid, nag-aaraw. Nag-aani kami noon, mag-asawa. Lagi ko pong iniisip na yayaman kami kasi araw-araw nakakahunos kami ng isang sako ng isang sako. Kaya lagi ko pong sabi, yayaman ako. Tapos sabi ko kay Madam Fe, yung aming worker, lagi kong pangarap ang makaloan ako ng 5 milyon. Sabi ko, pero 2,000 pa yung aking first loan. Pero sabi po, pwede daw, basta magpakagaling ako, maging magaling na ano po ako, mapaunlad ko yung hinihiram ko. At ginawa ko po talaga, ginawa ko po ang lahat-lahat ng aming kayang mag-asawa. At nagsimula po kami, sa lahat ay tiwala ng tao ang aming bukid. Nagkaroon kami ng unang bukid ay 3 hektarya. Pero nagsimula po kami doon sa 1/4. Nung 2000 first loan ko, 1/4 pa lang po yung aming bukid. Tapos may nagtiwala po sa amin na tao na bali po 1 hektarya. Yun, binukid po namin. Pagkatapos po, nung abutin ko po yung 50,000 na loan sa CARD, naisip po po noon, itayo yung traktora ko. Ibinili ko po yun ng traktora. Hanggang sa yun po ang naging umpisa ng aming buhay na lumawak ang aming bukid nung ako ay magkaroon ng traktora. Si Tita Rose ay maayos na member. Pagdating sa repayment ay nakakabayad naman siya on time. At pagdating din sa negosyo, sa talagang sobrang dedicated niya sa kanyang negosyo. At siya yung tipong member na hindi po pwedeng walang kita sa loob ng isang araw. Si Tita Rose Madeline po, siya po ay nagtagumpay sa pamamagitan ng kanyang pagiging confident sa sarili. Masipag, talagang ang suporta ng bawat isa sa kanila ay talagang maayos at nagsusunuran sila. Si Tita Rose ay isa rin siya sa kumbaga sa ano ay napakatipid na nanay. Talaga pong sinikap naming mag-asawa, wala kaming sinayang na panahon para hanggang sa maabot namin ang 600,000 sa CARD, dumating ang BDS, natuto akong mamili ng palay. At siya din yung tipo na base sa aming mga inventory, talagang nag-start siya sa 2,000 hanggang sa nagdagdag ng maximum na 5,000 per cycle. And then talagang lahat yung 100% ay nilalagay niya sa kanyang negosyo hanggang sa dumating na yung panahon na talagang lumaki na at naging million na yung kanyang negosyo at ito yung kanya napapaunlad. At talagang nakikita talaga yung kasipagan, pagtutulungan ng kanilang pamilya, asawa niya at siya, ganun din yung kanyang mga anak. So, at sa ngayon naman ay ang kanilang repayment ay napapanatili niya na 100% kahit ganun kalaki yung kanilang ano, yung kanilang obligation sa CARD. Naabot namin ang buhay na ito sa sipag at tiyaga nga naming mag-asawa. At kailangan mo talaga sa negosyo ang makisama ng maayos sa tao. Kasi sobrang nagpapasalamat din ako sa mga tauhan ko ngayon, sa maraming tauhan ko. Kasi ang buhay na ito hindi namin maaabot din kung hindi sa pamamagitan nila. Sobra po akong nagpapasalamat sa aking mga tao. At ganun din po sa aking asawa, sobrang dakilang asawa ng aking asawa dahil talagang wala siyang tigil sa pagtatrabaho, araw-araw po.
sa halip sa tauhan na lang trabaho, tinatrabaho pa rin ang aking asawa. At yun naman po, sobrang tiwala din niya sa akin na ang ipinagtitiwala naman niyang paghihirap sa akin, pagsasalta ng pera, ay talaga pong iniingatan ko rin ang kanyang paghihirap. May lupa na po kaming sinasaka ngayon na sarili. Sa sarili po ay 93 hectares na po na nag-start yun sa 1/4. Nang dahil sa card, talaga pong natuto ako sa lahat at pinipilit ko pong maging matagumpay ang buhay namin. Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place yours.